Nitong mga nakalipas na mga araw, ibinalita po namin sa inyo ang kwento ng ilan nating kababayang stranded sa Middle East dahil sa COVID travel restrictions. Marami sa kanila ang nauubos na ang ipon dahil sa tagal ng proseso ng repatriation. Ang sabi ng DOLE, bukas, June 30 at sa July 10, makakauwi na ang ilan sa mga stranded OFW. Ang mainit na balita, hatid ni Tina Panganiban Perez. Halos tatlong linggo nang stranded sa United Arab Emirates ang OFW na si Hazel. Natapos na kasi ang kanyang kontrata bilang sales assistant sa isang retail shop noong May 31. Pero hindi siya makauwi ng Pilipinas. Dahil isa ang UAE sa pitong bansang kasama sa may travel restrictions hanggang June 30 bilang pag-iingat sa bagong variant ng COVID-19. Nilinaw na ng IATF na hindi kasama sa travel restrictions sa mga ire-repatriate o pauuwiin ng pamahalaan. Kaya sinubukan ni Hazel na magpalista sa repatriation program. Ang problema? Yung application po for repatriation will take 3 to 6 months po. And according to Philippine Embassy, nasa 4,000 pa po yung pending application ng repatriation dito. Dagdag problema pa ang panggastos dahil paubos na raw ang naipong pera ni Hazel. Kailangan din daw niya magbayad ng multa sa immigration ng UAE dahil expired na ang kanyang visa. Patuloy pa rin po yung pagpa-fine nila sa amin, lalo na po sa mga expired overstaying. Every day po, may fine pa po yun. Ayon sa Department of Labor and Employment, sa June 30, mahigit 300 Pilipino sa UAE ang pauuwi na sa Pilipinas. Sa July 10 naman, nasa 1,800 ang ire-repatriate. Sinusubukan din ng Overseas Workers Welfare Administration na iuwi na ang mga OFW sa pamamagitan ng commercial flights kahit sakop ng travel ban sa ngayon. Inaasahan daw na madedesisyonan ang issue sa loob ng linggong ito. Merong flights or return ng mga OFWs that could be sponsored by recruitment agencies, sea-based or land-based. We are discussing, we are talking to other government agencies in terms of trying to open up yung opportunities na makauwi yung ating OFWs through commercial flight. Kasi sa ngayon, hindi pa yan pwede nga. Aaksyonan din daw ng OWA ang reklamo ng mga OFW tungkol sa mga multang kailangan nilang bayaran. Tinitingnan natin na makausapin din ng UAE government para ma-address itong issue na ito kasi government imposed naman itong immigration fines or fees. Sir, para i-waive yung fines or i-lower? Both. Sa ngayon, nagbibigay ng food assistance ang OWA sa mga nangangailangan nito sa UAE. May tulong din daw na maaasahan pagbalik sa Pilipinas. Mayroong mga programa ang OWA, yung mga integration programs ng OWA, tulad ng educational assistance, livelihood assistance, at saka training para sa ating mga OFW. May 10,000 pesos din financial assistance para sa kanila. Tina Panganiban Perez, GMA News.